Okay, magandang gabi po sa inyo mga kapwa ko Pilipino, Muslim, Kristiyano at yung mga nasa ibang lugar, sa ibang mundo, nasaan man kayo, sana nasa mabuting kayong kalagayan. So, pasensya na po sa mga katropa, ngayon lang po ako lumabas ulit kasi kailangan ko po mag-apit dahil kinakapos na po. So, kailangan magtrabaho. Ngayon, kaya po alos kararating ko lang, pasensya na kayo, ganito tsura ko, saka nakamas. Kasi dito sa amin, may dikit-dikit. Alam naman natin yung angin, yung virus na sa paligid. So, kaya po nagmamas. Kasi magnagdadaldal po tayo. So, ito medyo mabilis ang introduce ko. Kasi meron gusto kong i-share sa inyo na napanood ko kanina. Dito sa nakapost, dalawang nagpost na po nito. Dito kay Hydol Alam na this. Nakita ko yun. Na sabi ko, grabe. Kaya gusto ko rin share sa inyo. Sana panoorin nyo po, tapusin nyo po ito. So, ito muna, introduce ko muna yung gusto kong bigyan ng pansin kasi parang walang nakakapuna. So, gusto kong pasalamatan ang Chief NBI Cybercrime Division sa pangunguna ni Mr. Vic Lorenzo. So, salamat sir. Kayong magaling, talagang matalino kayo. Bilib po ko sa sistema niyo po. At doon sa mga nagsasabi ng mga trolls, natawag ng mga buzzer natin na nag-iidolo dito kay Magusin, bakit daw? Dahil lang doon sa pamamigay ng salamin, hinuli, dalawang buwan na, saka lang hinuli at tagal-tagal na parang kaso, yun lang, eh namimigay naman, bakit yun ang kinaso, hinuli. Yun po ay strategy po ng NBI. Kung hindi nyo napapansin, yun po kasi bailable. Ibig sabihin, kapag piyansa, 20,000 lang naman po. RAT 50, so 20,000 ng piyansa nito. Yung technique pong yun, yun ang ginamit nila. Kaya believe ako dito sa mga taga-NBI. Sabi nga, talino sa talino ito. Sabi ko dito nga eh, matalino man ang machine, na isan din. So, sirep sa kanya, para maintindihan ng mga nagbabatiko sa atin, yung mga nag-iidolo nito na yun daw lang dahilan, bakit kinulong. Malalim po ang dahilan yan. Marami pong mga kaso si Norman Magusing alias Marcos. So yun po ang ginamit nilang warrant of arrest para taimik na sumama ang inyong iniidolo. Kasi kung alam nyo, masikat yan. Maraming tao na umaanga dyan. So mahirap pag ginawa natin ng parang padalos-dalos lang. So ginamitan sila ng technique. Si Nerd, kaya kita niya hindi nakaposas, mapayapa siya sumama dahil alam niya yung kasong yung optometry law na nilabag niya, bailable 20,000. So yun lang ang alam niya. So kampante siya sumama, nakarating ng NBI na nagsisigaw pa ron. Ang hindi niya alam, para siyang ipinasok doon, alam niyo yung tanga-tanga na panguli ng isda. Sa mga Bisaya, alam ito. Yung kawayan na, yun po ginagamit namin pag manguli kami ng isda. So lalagyan mo ng pahin na yung kopra na luto, tapos may butas po yun. Kapag pumasok po yung isda doon, basta sino man pumasok doon, hindi na makakalabas. So ganun nangyari kay Norman Magusin. Pagdating niya doon, matik, dahil may reklamo, kinuha na siya ng fingerprint. Doon siya nahuli. Na si Norman Magusing, Leo Marcos, isang tao lang. So, nandun na yung marami ng reklamo sa NBI kay Norman Magusing. Tapos kay Marcos. So, marami po siyang kaso, mga kababayan. Halos ang nakapila sa kanyang kaso ngayon na talagang hindi na po ito makakalabas. Huwag natuluyan talaga ito. Tatanda na ito sa kulungan. Nakapila sa kanya halos 20, lampas paano eh, nasa 20 mahigit ang kasong aarapin ito. Merong estapa, tatlong kasong estapa, meron siyang falsification of document yung sa, ano niya, yung, sa ano, tawag dito, passport. So, yun lang. Tapos sa wedding, meron pa, may na-involve pa sa isang pinatay na lawyer, human trafficking, ang dami pong kaso nito. Kaya sure po, nasa may NBA po ito, hindi po ito nakakalabas. Yung mga pinopos na sa Facebook, gawa-gawa lang po nila. Kung sumamasdan nyo, may mga edit lang yon, pero hindi yung live. Ginagawa lang nila ng mga tropa nito sa labas. So, mayroon silang yung kinaso ng NBI,
incenting to sedition. So itong sedition na to, matindi rin to. Para po kasi itong sandali sa dito, parang siyang gumagawa ng gulo na pag-awayin ng dalawang grupo, yung mayaman, mahirap. Yun yung panawagan niya, mayaman challenge. So nasilipan siya dun, so may kaso po siya. Kaya matik, nandun siya sa loob, hindi, wala po siya sa labas. Yun po yung katotohanan dito. Ngayon, medyo babandaling po ito kasi mayroon akong video na gusto kong ipanood sa inyo, share ko sa inyo. Na napanood ko po ito kay Idol Alam na Dis. Nagulat po ako dito kaya gusto ko i-share sa inyo. Alam niyo bakit? Doon sa unang video ko, ito yung tao na to, ang una kong nakita na nag-react. Si Sian Gasa. Kilala po ito ni Magusin. Magkakasama to, isa din tong scammer. Pero ngayon may ginagawa siyang kabutihan. Dahil dumpisan pa lang noon, sabi ko yung tumatawa doon sa banyo na parang hindi, parang ano, pero may punto siya. Ngayon siya yung lumabas. Kasi nung una po, bago ko nag-YouTube, kasi totoo lang, bago lang po ito, tinatry ko lang. Kasi gusto ko lang makatulong ba. So maging boses man lang, makatulong man lang sa pamagitan nito. Matagal na po kung medyo natutok sa Facebook kasi nasa bahay, nagluluto-luto ko, nag-share. Nagko-komento ko dun kasi lumalabas yan si Mangusin, si Norman Magusin dyan sa Facebook. At yung mga masakit nito, yung mga DDS dito, sumusuporta. Kaya ano, nagpo-post ako doon, parang baliwala kasi nag-member po ako sa ano eh. Sumama ako doon sa isang mga sama ng DDS. Kasi siyempre, supporter po ako ng Pangulong Duterte. Actually, una pa ako sa kanila, 2016 pa o 2015. Nasa Mindanao ako, inidolo ko na yan. Talagang grabe po ang galing ng presidente natin. So sumapi ako sa kanila, mga pinopost ko doon, mga yung talinhaga ba, patama doon sa kanilang inidolo, hindi po pinapansin. Minsan may komento pa doon, kaya sabi ko, ano ba nangyayari doon sa mga DDS? Para bang hindi pinapansin. Ngayon, nagkaroon na linaw yun dahil dito kay Mr. Sian Gasa. Gusto kong panoorin nyo po ito mga idol. Ngayon, dun sa mga nagbabas sa akin na tuloy-tuloy nagbabas dun sa video ko, okay lang yun. Ang gusto ko nyong pansinin, itong si Paul Artadi, yung player dati ng PBA, dito dapat kayo magalit. Alam nyo bakit? Dati, sa video niya, idol na si Marcos, si Magusin, yung iniidolo nyo. Oh, may mga boss yan. Idol. Ngayon, nung mauli yung iniidolo nyo, nabuhay uli si San Pedro, itinatanggi niya to, nag-uugas kamay. Dapat dito kayo magalit. Kasi ito yung tinulungan na dumikit kay Francis Leo Marcos. Ngayon, dahil nahuli si Marcos, tumalo na ito, nag-uugas kamay. Dapat dito kayo magalit. Hindi po tulad sa amin. Kami kabuhay ay nagmamalasakit lang. At panawagan ko sa mga taga-DDS. Panoorin nyo po sa mga katropa, alam ko mga DDS din kayo, pakishare nyo po itong video na to. Panoorin nyo po, tapusin nyo yung expose ni Sian Gasa. Ang laki po pala talaga ang nasa likod nito. Sindikato po ito. Kawawa po tayo dito pag ito hindi na bigyan ng aksyon o natigil. Kawawa po tayo dito. Kaya ito po yung aking ano, medyo pamadaling ko itong sinasabi ko kasi medyo maaba. Please lang po mga katropa, panoorin nyo po ito tungkol ito dun sa katotohanan sa likod ni Norman Magusin alias Francis Leo Marcos. May katotohanan po ito. Makatatanong ang katakot po pag ito mapanood nyo. Tapusin nyo po. So muli, magandang gabi po sa inyo mga katropa. Salamat po sa inyo. At kung mapanood, panoorin nyo po ito, tapusin nyo. I-share nyo po ito sa mga kapwa natin, Pilipino. Pakalat nyo po ito kasi nakakatakot po ang nasa likod nito, sindikato pala eh. So, yun lang po. Magandang gabi po sa inyo. Sana ipanoorin nyo po itong in-expose po ni Sian Gasa. At doon po rin upload kay Alam na Dis, Sir. O, babae ka man o lalaki, respeto po. Talino Warriors, pakikalat natin ito. Bigyan nyo ng diin po ito na video na to. Malaking tulong po ito. Maraming salamat sa inyo sa mga nagsubscribe sa akin hanggang sa ngayon nanonood pa rin sa akin sa pagtitiwala nyo.
So tutuloy-tuloy po ako. Bigyan kayo ng update dito. At gusto ko rin po sanang bigyan ng pansin, talaga ang kalaban pa natin dito malaki, yung virus, coronavirus. So gagawa rin po ako, kaya medyo tanyo, ngayon lang po ako lumabas. So pinag-aaralan ko kung paano siya simulan. Gusto ko i-share sa inyo yung nalalaman ko rin dun. Mas nakakatakot din po ito. So ito po, magandang gabi po. Maraming salamat muli, Dallas Quatsero. Laban po, Pilipino. Thank you po. Good day everyone. This is Cian S. Gaza and welcome to the Facebook modus operandi of Francis Leo Marcos. The big question mark sa lahat is, ano ba talaga yung tunay na motibo? What's the real deal behind all the social media stunts, the social media publicity, the social media propaganda of this Francis Leo Marcos? Ano ba talaga yung tunay na dahilan siyan kung bakit out of nowhere, biglang may lumabas na nagpapanggap na miyembro ng powerful Marcos family by the name of Francis Leo Marcos, nak ng bigas, sakli bigas, 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 bigas. Ano ba talaga, sino ba talaga siya, para saan ba talaga siya, ano talaga yung motibo niya kung bakit na ginagawa ang lahat ng ito siyan? Bigyan mo ng klaro. Uy, klaro sa amin, uy. Okay? Akala niyong lahat, okay, ang isip ng lahat is, this is some sort of a political propaganda in preparation of the 2022 elections dahil siya itatakpong isang senador. Diyan kayo nagkakamali. Okay? Palabas lang nila yan. It's just a mere diversion. Kung mali pala yun siya, ano ba talaga yung tunay na dahilan? Okay? Makinig kayo. This is the real reason, guys. Okay. Francis Leo Marcos, under the name, real name of Norman Antonio Mangosin, ay ginamit lang ng isang tao, ng isang investment scam syndicate as a front. Okay? Why? Ang problem kasi, way back, December, okay, nagpaplano na itong investment scam syndicate na to, ng isang kumpanya na pwede lang itayo by 2020. Kasi itong isang investment scam syndicate na to, I know them personally. Ay marami nang naitayong kumpanya, mga investment scams for the past how many years already, para kumubura ng milyon-milyon, okay? So maraming Pilipina, even billions, tapos sa exit lang sila, tatakbo nila yung pera. So nag-isip sila last December, November, okay? Nakarating sa akin. Nag-isip sila ng isang kumpanya na pwede lang itayo sa 2020, okay? Isang investment scam. The problem is, pagpasok ng 2020, nung i-execute na nila last February, okay? Last February and March, nung execute nila. The problem is, meron ng pandemic. Mahirap na makakuha ng investment sa mga tao kasi walang pera yung mga tao. Okay? Ngayon, this is investment scam syndicate na isip nila, okay, to take advantage of this COVID-19 pandemic. Okay? At gumamit ng isang fraud na papalabasin nila, i-build nila, ipapackage nila as an icon, as a philanthropist. Okay? Ng mayamang tao na kasabog sa social media world. Okay? Na tumutulong, pero gagamitin lang nila ito as a weapon. Okay? Para ma-execute yung scam na gagawin nila. At ang ginamit nilang front is si Francis Leo Marcos. Bakit biglang sumabog si Francis Leo Marcos out of nowhere? Bakit ganun nila yung social media mileage siya? Sobrang bilis! In just a matter of overnight, boom! Meron na agad icon na Francis Leo Marcos. Meron na agad online personality na Francis Leo Marcos. Why? Because this investment scam syndicate paid, alright, is paying 220,000 per month. Doon sa isang tao, nakilala ko rin, okay? Doon sa isang tao na may hawak ng multiple DDS pages. Kaya kung maiisip ninyo, di ba kayo nagtataka? Yung mga videos and live, okay, and all other, ini-edit pa talaga nila mismo. Yung mga live ni Francis Leo Marcos, tapos ini-edit pa nila. Di ba kayo nagtataka? Bakit lahat uploaded to different pages, at pag chinek mo lahat ng pages na yun, ito yung mga DDS pages. Na sobrang tindi ng mileage, na umaabot talaga ng how many views, 5 million views, 10 million views, 300,000 reacts, 200,000 reacts. It's a well-executed plan between the investment scam syndicate, okay, and this particular person, si Mr. DDS Pages.
Nagbabayad itong investment scam syndicate kay Mr. DDS Pages ng 220,000 per month. That's their contract. Okay? Para lahat ng mga propaganda, Facebook lives, and all the video uploads of Francis Leo Marcos ay may upload sa lahat ng DDS Facebook pages na hawak nitong taong to for 220,000 pesos per month. Then boom! This is Francis Leo Marcos. Ang ginagamit nilang props, okay? Take note. Ang ginagamit nila ngayon na strategy, okay, is binabanatan nila yung puso ng masa. That's the reason why ito na rin yung tinarget nila, yung mga DDS pages. Kasi masang-masa to. Alam niyo, may mga DDS, tama? Hindi na natin kailangan i-elaborate. Alright? Ang mga DDS, madali itong makuha emosyon. Pag ganyan may tumutulong, oh, basta tumutulong, bla bla bla, wala naman, kaya naman, samba yan, samba, okay? Cool to yan eh, cool to yan. So ngayon, nung nakuha nila yung mass base na yon as followers ni Francis Leo Marcos, boom! Parang biglang may isang kulto. Si FLM. Na siya naman talaga, si Norman Antonio Mangosin. Naka yung strategy nila. Kaya ginagawa nila is, kinukuha nila yung puntari nila yung masa, tutulong yung masa. Sino may gusto ng bigas? Truck ng bigas. Pero ito, you know, yung truck ng bigas ang lasa nasa likod. Hello, sino ba? Challenge, may naman challenge, bla bla bla. Diba? Puro kuda eh. Puro kuda si FLM eh. That's the strategy, tama? Yung likod na yon, yung nasa likod, yung truck ng bigas, it's just a mere props. And based to my very, very credible source, na nakausap din mismo yung aling ng mga trucks, okay? Nag-rent lang sila ng mga trucks, 3,000 to 3,500 per day. Para gamitin props, at props lang din yung fixed na bigas na yun, na pinopront nila, kahit naman talaga wala sila talaga ang pinapamigay. Meron pa konti-konti, pero yung toneto ni Lada, na Chenili, na talaga nakarekta sa tao, no? Binibigyan nilang bigas, narerekta lang nila sa mga politicians for the sake lang din of propaganda, para mas nakahatak pa si tumataas po yung credibility ni Francis Leo Marcos. Okay, kaya kayo lahat na baliw. That's the reason behind kung bakit lahat makikita niya yung mukha niya everywhere. At marami nagtatanggol sa kanya mga apostoles niya. Because it's the DDS pages and with its followers ay naging foundation ni Francis Leo Marcos sa social media. And ang tanong mo sa amin ngayon, okay siya, okay, alam na namin ngayon, may ganyan nangyari. Ang tanong namin, ano ba talaga yung scam na execute nila nitong investment scam syndicate? Bakit sila nakipag kutsaba dito sa DDS, Mr. DDS Pages, at bakit nila ginamit ang si Francis Leo Marcos? What's the, ano yung benefit nila? Ano mga pakinabangan nila? What is the scam behind this? The scam behind this is the moment na mabuild na nila si Francis Leo Marcos as a philanthropic icon, as a philanthropist, na isang mayaman, okay? Na tao na tulong ng tulong ng tulong. Pag nabuild nila ito as a philanthropist, doon na sila mag-i-start kumuha ng mga donations online mula sa mga OFWs. Kung baga, ang ginawa nila, pinuntirian nila yung masa na madaling masway. Alam niyo naman, especially itong DDS na to, madaling masway, pinuntirian nila to para magkaroon siya ngayon ng matindi. Alam niyo naman eh, pag DDS eh, talagang solid yan kahit ano mangyari hanggang kamatayan, DDS kami. Tama? Ganyan sila eh. Kaya ngayon, na sinuporta na sila FLM, nagkaroon siya ngayon ng foundation. Okay, sa FLM, nagkaroon siya ng foundation, ito na yung mga solid followers niya, nasuswain na ngayon yung public, at itong mga middle class, na unti-unti nang humahanga sa mga good deeds niya sa philanthropist, ito na ngayon yung peperahan ng investment scam syndicate, at mag-execute sila with different Facebook groups, different website, etc. Nakukuha ito ng mga donation. Actually, nakapag-start na sila 3 weeks ago. Ang dami ng OFWs, nakalikom na rin silang nail yun, imagine that. Believing that this Francis Leo Marcos is a philanthropist, okay, and they want to support the cause of FLM in helping the poor Filipinos in these trying times, in this COVID-19 pandemic period, okay, na nag-donate na yung mga tao. And dapat ang next na gagawin pa nila is magtatayo na sila ng different charitable institutions and different foundations na ang icon, ang naka-front pa rin is si Francis Leo Marcos. At itong mga institutions na to, charity foundations na to, ito yung kukuha ng marami pang donations na million donations mula sa mga company, etc. sa mga mayaman, donation. Tapos online din, okay? Online execution sa mga OFW and middle classes na gustong tumulong sa cause at napahanga na rin ni Francis Leo Marcos. Bumilib na sila, kukuha rin ng donation. At yung million na donation na yun na dumadaan
through different medium like this foundation na i-register nila sa SEC as non-profit organization, this blah blah brotherhood, this blah 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 blah, and all online, dun basta anything na makakakubra sila ng donation in the fastest way possible and also in the legal way, okay, by incorporating it. Maglalagay sila sa banko ng 1 million, then they can take donations. Lahat yan, boom! That's the plan, supposedly. Nakukubra sila ng milyones using this front na Francis Lim Marcos na binild nila, pinakage nila as a philanthropist, icon, personality na maraming followers na ang base mismo niya, foundation nila is mga DDS na ito kumakalat ito, mga propaganda, bigas dito, then from there, they take donations. Then, boom! Makakubra sila ng milyon-milyon at bigyan nila maglalaho after few months. 3 weeks ago, nakapagsimula na sila. If I'm not mistaken, nakakubra nila yung sila somehow ng kulang-kulang 10 million kasi nagsisimula na sila online and taking it from the OFWs. Pero, nasira lahat ng plano nila nung nahuli at naaresto si Francis Leo Marcos Kamakailano. Sad, no? Okay, so that's the reason behind, alam niyo na ngayon, that's the reason behind all the propaganda, social media sign, that's the reason, exact reason behind kung bakit merong isang Francis Leo Marcos na nag-exist out of nowhere in this pandemic period. Kasi ginagamit lang ito as weapon para makapag-execute ng matindiang scam worth millions of pesos in